Tony, matapos ang isang linggo ay umaliwalas na ang panahon dito sa Kawayan. Sa katunayan, ilang segundo pa lang ang nakararaan. No? Kararating nitong dalawang eroplano na nasa likuran ko ngayon, galing yan ng Makunakon at Lulan, ang tig-tatlong miyembro ng PNP SAF. So binabasa sila sa Makunakon at tutulong na sila sa ground search. Ngayon lang ulit nagpakita ang araw dito sa Kawayan, particular na dito sa Tactical Operations Group 2 ng Philippine Air Force, dahil dito nang gagaling yung mga eroplano para sa search and rescue. Bakit nga ba eroplano? Dahil mas mabilis ang pagpunta ng eroplano papunta dun sa lugar na posibleng lokasyon ng Cessna 206. Yan ay sa Barangay de Caruyan. Mula dito sa Kawayan ay 30 to 40 minutes lang ang flight kumpara dun sa ground operations na kailangan lakarin. At dahil umaliwalas ng panahon, inaasahan na maya-maya lang ay siyampang PNP SAF at 11 Army Search Rescuer ang susunod din sa paglipad. Ngayon lang ulit nakalipad ang mga helicopter, no, matapos yung ilang araw na hinihintay na magsagawa ng aerial search and rescue ang Air Force. Pero bukod sa paglipad ay dadaan din sa dagat ang 40 miyembro ng SAF at 10 miyembro ng BFP. Ngayon ang kaisang linggo ng pagkawala ng Cessna 206. Lula ng 6 na pasahero at 1 piloto. Papunta sana sa lamay ng kaanak ang 4 na pasahero at sa negosyo naman ang isa pa sa Makunakon na 30 minuto lang ang layo mula dito sa Kawayan, Isabela. Umiiral pa rin ang inisyo ng kaap na NOTAM o Notice to Airmen na pinalilimita ang lipad ng commercial planes malapit sa Makunakon Airport at Naguilian para magbigay daan dito sa aerial search and rescue. Nandito rin sa Kawayan, Isabela, naghihintay ng update ang mga kaanak ng mga pasahero ng nawawalang eroplano. So sa ngayon, Tony, ang hihintayin natin ay kung kumpirmado nga ba na nahanap na nila ang Cessna 206 at ano ang lagay ng mga pasahero. Nakikiusap naman ang mga otoridad, Tony, sa publiko na huwag mag-post ng mali at di kumpirmadong impormasyon sa social media at hindi ito nakakatulong sa kanilang search and rescue, lalo na sa mga naghihintay ng update ng mga kaanak ng mga pasahero ng Cessna 206. Tony? Mm-hmm. Jackie, kagabi ano, may narinig akong ulat na yung daw nakita, yung unang nakita na parang puting bagay, no, na nandun sa may kagubatan, ay na-verifika na pala ng mga search teams ata, no, o ng mga lokal na opisyal, na ito daw pala ay parang temporary shelter or structure lamang pala na nandun sa may gubat. Tama ba yung impormasyon na yun, Jackie? Tony, ayon sa Isabela PDRRMO, hindi pa kumpirmado yung claim na yan. Pero sa ngayon, ang malinaw ay hindi pa nakikita ang Cessna 206. Kaya nga aabangan natin ilang minuto mula ngayon ang press briefing na manggagaling yung impormasyon sa mula dito sa eroplano na ito, yung lula ng eroplano na ito, kung nakita nga ba at kumpirmado na ang Cessna 206 ay nasa Barangay de Caruyan. So wala pa silang binibigay na kumpirmasyon kung nakita nga ba o hindi pa ang Cessna 206 at ang lagay ng mga pasahero. Okay. Jackie, yung kasalukuyang na-identify nila, no, na doon sila magsasagawa ng search operations, gaano ito kalayo sa karagatan? Kung manggagaling pa sa karagatan, bababa rin sila sa coastal municipality, mga 4 o 5 oras pa itong lakaran. Pero doon sa lalakaran nila ay meron na silang sasakyan. Ngayong maganda-ganda na yung panahon, na inaasahan na baka mas mabilis na kasi sila makarating doon sa pupuntahan nila sa Barangay de Caruyan. Pero ang miyembro ng BFP at PNP SAF na dadaan sa karagatan ay manggagaling pa sa Ilagan. Mahaba-habang biyahe pa to, no? So, papunta sa Santa Ana, Cagayan. Jackie ha. Pero yung by plane, malapit lang ba? Kasi 'di ba umikot nga daw, hindi ba, yung eroplano. So malapit lang ba yung pinag-ikutan nito sa karagatan? Kasi ang isa pang naiisip ng iba, baka naman hindi diyan. Baka naman sa dagat.
kaya nga iikutan din na ng mga pero yung helicopters yung karagatan eh susuyurin din nila yung siguro na yung shoreline, tama ba Jackie? Tama, Carmina, Tony. Kaya meron ding mga miyembro ng PNP SAF at BFP na papunta dun sa bahagi ng karagatan kung saan ayon dun sa salaysay ng magsasaka ay nakita niyang umikot itong Cessna 206 o hinihinalang Cessna 206. Yeah, okay. Sige, so abangan natin kung ano man yung mga ilalahad pa na update dun sa press conference nga daw na isasagawa dyan mismo sa Kawayan Isabela. Titingnan natin ano, kung meron nga po bang bagong maibibigay na update yung mga search teams. Maraming salamat, Jackie!